2020, sobrang down talaga yun, Ate B. Parang hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. But it made me stronger and it made me know myself even more. Kung hanggang saan ka ba, Kim Chu? Hanggang dyan ka na lang ba? Yung parang ganun, yung parang, ay hindi pala ako hanggang dyan, meron pa palang more. Kaysa sa opinion ng ibang tao. So parang, isip ko naglalaro. So parang inisip ko tinalo ko yung mga tao who are throwing stones sa akin na parang inisip, parang sa mga movie na tinatapunan ka ng mga bato pero at the end of the day hindi ka nag-stop kahit masakit na aray, dapa ka aray, pero diretso ka lang na diretso, nandun pala yung goal. Tapos wala na yung mga taong tumatapo ng bato, parang pagod na sila or ubus na sila. Pero ikaw, tuloy pa rin yung paglalakad mo, tuloy pa rin yung buhay mo. So parang ganun yung naging journey ko na, ah, kaya ko pala silang hindi i-mind. Yung, I have many more things to do or mas marami pang opportunities over there. Yeah, and yung sinasabi mong mga binabato sa yung bato, parang ang nangyari. Naubos na. Hindi, nag-create siya ng ano, stage at doon ka tumuntong. Uh-huh. Ay, wow! Galing na natin, B! Kapag horror movie talaga ang pinag-uusapan, and alam ko meron ka pang title na Millennial Horror Princess. Ikaw talaga ang top of mind. Bakit sa tingin mo sa horror ka talaga na linya? At na-enjoy mo ba talagang gumawa ng horror? Bakit sa horror ako nalilinya? Actually, yun din yung tanong ko, Ate B. Ako, nakakatakot. Hindi, pero ano, syempre pag horror movie, pinag-usapan, tapos naiisip nila ako and tinatanong nila ako kung gusto kong gumawa nga ng horror movie. So, natutuwa naman ako na na-happy yung isip ko kasi naiisip nga nila ako as yung gumagawa nga ng horror. Kasi sa totoo lang, matatakotin talaga ako lang todo. So, pag gumagawa ko horror, challenge talaga siya for me kasi natatakot talaga ako. So yun, gusto ko na i-challenge yung sarili ko. So tinatanggap ko lagi yung mga horror movies na binibigay sa akin. Kasi iba-ibang klase ng katatakutan eh. Ibang klaseng sigaw, ibang klaseng takot, tsaka ibang klaseng experience yung ibibigay mo sa audience mo. Kaya nag-e-enjoy din akong gumawa ng horror. Kasi iba-iba naman yung kinakatakutan sa bawat movie. Sinabi mong matatakutin ka at ang location nyo is parang quarantine. So ano yung shoot location nyo, at may something ba na nangyari on set? Yun yung ano namin, yung set namin is kumbento talaga, na wala ng tao diba? Na meron talaga, Ate B. Parang ano ba to? But syempre pag horror movie, dun talaga yung location sa nakakatakot na lugar. Mm-hmm. So as Kim Chu, as herself, na matatakotin, kinakabahan ako yung mag-CR. Yung sa CR namin doon, standby area namin. Alam mo yung plancha na diuling pa. Hmm. Tapos yung kama na maliit na yung bintana ay kapis. Yung, ganun talaga siya. Like, kumbento talaga siya na luma. Na umaandar pa naman daw yun. Meron pa rin daw mga pinapasok doon na mga bata. Ngayon lang daw pandemic, hindi sila nagtanggap. So, dalawang madre lang yun nandoon sa malaking kumbento. Mapapanood nila sa movie. Ako, kinikilabutan ako. Mapapanood nila sa movie kung ano yung itsura ng kumbento na yun. Super talaga. Like, Ate Heidi, samahan mo ako umihi. ganon talaga. Tapos parang Heidi, or medyo mas matapang siya. Mas matapang siya. Kasi kasama ko na siya sa loob ng ihian eh. Sabi ko, talikod ka lang. For more videos and updates, just click here to subscribe. Laging kasama.